What's up, guys? So ngayon, dahil long weekend, tapos na ang weekend. Tapos wala na naman kami nagawa. Ito nga pala, diba bumili nga kami ng mga items sa Divisoria. Bumili kami ng wallpaper. So ang plano natin ngayon, tatry nating pagandahin naman ng konti yung ating gaming station na nakikita nyo naman sa likod. Parang wala lang. So napakakalat pa ngayon, guys, no? Ito, ayan, no? Kita nyo yan. Kung ano nakalagay ngayon, kasi may mga nilagay muna ako ngayon. Actually, lalagyan lang namin ng wallpaper yung wall na yun. Tapos, para naman mas ano siya, mas gumandang tingnan. And hopefully, tingin ko, kasi ang dami nakasabit dun yung mga wanted poster ng wanted, One Piece. Wanted niya. Tatayin natin yun, ano. Dati kasi may ano ko eh, may plano kong ilagay dyan na parang painting. Tapos, wala pa akong nakikita ng ganun, hindi pa din ako naka-order. So, yan na muna, yung mga wanted poster muna. Pero madami kasi yan, ilan ba yan? 11. So, 11 sila. So, iniisip ko kung pag nalagyan na natin ng wallpaper, kung babawasan ko ba, kung pipili na lang ako doon sa 11. Start na kaming magdikit-dikit. Oh, kasi din, medyo mahirap din kasi yung paglagay ng wallpaper, guys. Kasi, dapat pantay-pantay. Tapos, dapat yung... Dapat kasi, di ba, pantay-pantay, tapos dapat walang bubbles. Dapat straight siya ng ganun. Tapos yung idudugtong mo, dapat sumakto din siya doon sa nasa taas. Kung ano yung image sa baba, dapat pagpatong mo ng ganun sa taas. Kailangan sakto, ano siya, sakto-sakto yung image niya. So, medyo mahirap din. Then, may plano pa ako kasi dito, guys, kung makikita nyo ito. Ayan. Fuse box yan. Fuse box. So, plano ko, guys, na matakpan yan eh. So, hindi ko lang alam kasi pag, di ba nakaangat siya ng konti dun sa wall, so hindi siya pantay. So, kapag pinatungan natin siya ng wallpaper, syempre yung nasa baba ng wallpaper tsaka yung nasa taas, mag-iiba yung ano, parang madi-distort yung image. So, yan, challenge sa atin yan kung paano natin gagawin. Yan. Tapos, tatanggalin ko din yung salamin na yon. Wala na kasing nakikitang multo eh, kaya lilipat ko lang sa iba. Sa ibang area naman. Ito lang yung nakikita ang multo niya, no? Ito. Sisimulan na namin. Medyo mahaba-habang oras yung gugugulin namin dito. Yun na! Start na kami! Sige, takpan mo na namin. Sige, babe! Takpan mo na! Bye! So, ayan. Nandito na kami sa sahig. Dahil, syempre, ika-cut-cut muna namin tong, yan natanggal na. So guys, isa sa mga pinaka-importante yung gagawin natin, no? Kailangan, ang gagawin muna namin pala, i-stretch namin to, tapos isusukat namin dito sa wall kung gaano kahaba. Then, kailangan kasi exact yung mga image nito. Iba may image siya, may mga image siya dyan. Kailangan pagpatong namin dito sa taas, eksakto din yan kung ano yung parang idudugtong mismo natin. So yun, medyo challenge sa atin yun. So ilalatag muna namin siya, then mag-cut-cut, then habang nakalatag, titignan na kung alin yung karugtong niya para sakto. So yun, guys, ito, natanggalan namin yung mga tape kasi hirap na hirap siya magtanggal ng tape. At ito pala, guys, patayo pala siya. So yan, sinukat ko siya ng pag-ganon. Yun pala. Patayo. Vertical pala yung pag-ano niya, yung paglagay. So, yun, susukatin ko siya ulit kung... I think mas madali siguro ilagay ito yun. Ay, hindi ko nga pala siya. Parang mas mahirap nga pala. Sige, susukatin ko muna kaysa kung paano. Susukat. So guys, susukatin ka yung ano niya, yung taas, kung gaano ka taas, ay kung gaano ba kahaba dapat yung pag-cut namin ito. So testingin na natin. So yun, guys, 101.5 inches yung
taas ng wall natin, yung paglalagay natin. So, kailangan natin sukatin din dito, tapos gagawa tayo ng mga ano, anim na cuts. Tama ba? Anim ba? Ano yung ginagawa ko kanina? Anim ba yan or pito? Nakalimutan ko na. Yun. Let's go! Nakapag-cut na kami ng anim, may dapat na sobra pa siguro isang dangkal, yung pang pitong roll na gano'n. Pero ngayon, yung anim muna, tapos ikakabit na muna namin ito mula siya sa taas, pababa. Hopefully, hindi kami masyado mahirapan, guys. And hopefully, kasi ano to eh, medyo may challenge din kasi yung paglagay niya kasi, di ba, ididikit mo siya. So, dahil sa sobrang laki niya, pag dikit mo, minsan mahirap talaga. Tapos may mga, minsan may mga bubbles, mga ganun. Hopefully, hindi kami masyadong mahirapan. And hopefully, pantay naman dapat yung wall na paglalagyan namin. Yung sukat niya dapat. So, ano? Gagawin na ba natin ito? Right, lilipat na naman namin ulit yung camera dun sa kabila para makita natin kung ano yung gagawin dito. So, yun muna. Cut muna. Done. Ready na tayo mag-start para tanggalin tong mga nandito. So, shutdown na natin tong computer. Then, medyo matrabaho din talaga guys, no? Kasi, syempre, tatanggalin ko yung mga wire. Tapos, tatanggalin ko din yon yung mga nasa wall. Then, yung basta matrabaho talaga siya. Kasi madami kailangan tanggalin muna. Tapos, syempre, after, ibabalik lang natin kaagad. So, yun, start na tayo! Successful yung ano natin. Yun, yung una napakahirap pero nag-adjust pa lang din kasi kami. And napakalaking tulong pala nito guys. Yung pag ginaganong ganon. Kala namin na sales talk lang kami dito pero malaking tulong pala talaga. Challenge natin kasi may fuse box, hindi namin alam kung paano ba gagawin dyan. Ay kung paano pala ilalagay dyan na hindi masisira yung image nito. Tapos syempre lalagyan pa namin yung pinakadulo doon. Hindi pa namin alam kung gaano paalaki. So yun, bahala na.
ayun guys, pagod na siya and malapit na kami. Last na lang to. Last na lang dun sa gilid. Pero magkakabit ulit kami dito sa side na to, dalawa na lang. Oh. So malapit na kami. Naisip namin na dagdagan dito sa side na to. So mag-extend kami, nag-cut na kami ng another na dalawa. So yun guys, ilang oras na ba tayong gumagawa? Almost 2 hours na tayong gumagawa. So medyo nakakapagod eh. So yun, and medyo sobrang messy na talaga dito sa lugar. Kalat na. So mga kalat. Tapos yung computer, uulitin ko na naman yung pag-wire ng computer. Yes. Kasi madami kaming tinanggal. Ayan. Sobrang napagod talaga kami. Ang ina-expect ko kasi, ano yun eh, mga 1 hour lang namin gagawin. Hindi, mga 2 hours naman. Parang ilang ano yun? 2 hours, may siguro 3 hours. 4 hours ganun. Na eh, 4 hours. Hindi, parang mga almost 5 hours. Kasi ano yun eh, nag-start tayo, 2 pa lang. Wala pang 2, tapos naging ano na, parang 6:30 na tapos or 7. So yun guys, kung mapapansin nyo guys, so yung background na. Tapos na siya! And na, papakitangan natin. So guys, ayun nga pala, ano, syempre diba nakita nyo naman yung dating itsura ng wall ko. Tapos ngayon, binago na natin yung mga wanted poster namin ng One Piece, nandun na sa taas. Pero may, hindi pa kasi, hindi ko pa napaplano kung ano yung gagawin ko dyan. Tsaka yung pinakaplano ko talaga dati dyan, lalagyan ko ng painting yan. Yun, so dahil wala pa ako nakikitang painting, so yung mga wanted poster muna. Pero ngayon, nilagay ko muna siya sa pinakatas. So yun, i-check nga muna natin ng konti kung ano ang kinalabasan ng ating wallpaper. Diba guys, medyo nag-improve. Pero ano, hindi pa naman yan tapos. May mga gagawin pa kami dyan. Tapos syempre ito, mga nakakalat pa dito. Yan, ayusin din natin yan. Then syempre may mga bago pa kaming ilalagay dyan. Na kung ano-ano. So nagmukha na siyang matinong bahay or apartment. Yun lang. Share lang namin yung paggawa namin ng wall. And syempre sa mga nagpo-plan din magkaroon ng ano, ng maglalagay ng wallpaper. Ayun, yes. Sa tip lang namin, bili kayo talaga nung yung white na ginagamit namin na pangganyan para at least mas maganda yung kakalabasan. Mm. And ayun nga lang, may mga problems din kaming na-encounter. Halimbawa, yung mga pader na medyo, 'di ba, may mga yun, bukol-bukol. Oh, kasi 'di ba ano, syempre pag ano, pag ano talaga yung mga pader-pader na ganyan. Syempre, hindi naman talaga eksaktong pantay yan or yung ano ba yun? Hindi naman talaga eksaktong ano yun, yung pa-straight. Hindi talaga sobrang perfect. Hindi naman talaga siya perfect. So, ano talaga guys, may mga challenge ka may encounter. Then, syempre, nakita nyo naman, diba, nung ano, nung ginagawa namin siya. Parang, pag nababa na namin, nadikit na yung motos. Tumatabingi siya. Oh, so tataas naman namin, parang tutuklapin na naman namin, parang ganon. So, yun nga pala guys, ano no, tip lang ulit. Sa mga gustong bumili ng wallpaper, sa mga gustong ano, magganito din. Guys, ano, yun guys, ang isa talaga sa pinaka-tip namin, kung gusto nyong ano, pumili ng magandang wallpaper, talagang ano, para sa akin talaga, pupunta ka ng ano, yung madaming choices. Sa amin, Divisoria talaga yung napili namin. Kasi, tumitingin din naman ako sa Lazada, pero mas mahal talaga sa Lazada. Tapos,
mas sa ano konti, din, mas konti lang yung choices. Tapos sa ano naman guys, sa Ace Hardware naman, yung mga nasa mall, yung mga ganun, konti lang din yung mga pagpipilian doon. Tapos, mas mahal pa siya. Sa Divisoria, nabili namin siya dahil anim nga yung binili namin. 125 pesos. 125 pesos lang yung isa, yung 10 meters by 45 centimeters. So, yung pag tinignan mo siya guys sa, ano, sa Ace Hardware, actually 500 plus yung isa nun. So, ano, limited choices na, 500 plus pa. So, talaga mapapamahal ka. So, yun. I madami hope, na namang ikakat sa video na to. And I hope sana nakatulong sa mga gusto din magkabit ng wallpaper. Yun. So, ayun lang. Guys. Sige, hanggang doon lang. Abangan yung susunod na video. And huwag niyong kalimutang i-like, subscribe, i-share. At kung ano-ano pa man para naman kumalat siya! At dumami-dami naman yung nanonood sa atin, guys. Yun lang, yun, guys. No? Bye! Bye!